wala na po yung lagay na synthetic fertilizer. Yan. Guys, magandang tanghali po. Ipapakita ko po sa inyo ngayon yung aming palay na malapit na pong i-harvest. Bukas po ay i-harvest na. Ito po ay ginagamitan ko po ng ginagamitan po namin yung fertilizer na nanggagaling po dito sa biogas. Ito po yung biogas oh. Nakapagluto na po kami, tapos na. Ito po yung mga ginagamit po namin fertilizer. Yan. Yan po mga dumi na yan. Kasi yan po ay nanggaling dito. Ito pong overflow. Lumabas na po yan dyan. Yan. So yan po ay kinukuha. Itinatapon po yan doon pagka bago mag-cultivate. Yan. Mga wala na pong amoy yan. Kasi yan po ay lumabas na. So nagiging fertilizer na po yan. So, papakita ko po sa inyo kung gaano po katataba ang puno na mga palay na nilagyan namin ng yung ano yan, mga ipot. So guys, kita nyo po yan, sobrang tataba. Kaya po yan ay bumara dahil nagkameron po ng tubig dahil umulan po. Pero napakatataba po ng puno. Kung titingnan nyo po ay parang hilaw pa, maberde-berde pa ang dahon pero mga hinog na po. Halos sa kapal po ay hindi na po makita yung bunga. Makapal po kasi ang dahon. So, isang naging aral po sa amin na hindi din po pala maganda pagka sobra ang napalagay na ipot. Kasi anong nangyari po dito sa lugar na ito, saka doon po sa lugar na yon. Yan po mga halaman ng tatay yan, mga sili. Nilalagyan din po yan yung mga na-digest na po na ipot ng pugo na lumalabas sa biogas. So, naging aral po sa amin kasi noong nakaraan ay ang ginawa ng tatay, kinanalan pa dito sa gitna para lang makapunta doon sa malayo, sa dulo. Nilagyan ng bangbang hanggang doon sa malayo para lamang makarating doon yung ipot na press. Yung pala po ay hindi maganda. Ang nangyari po ay sumobrang taba ang mga palay. Wala pong naani kundi kaunti dahil nasobrahan sa taba, bumara lahat. Then isa pa, puro dahon. So, ang ginawa po namin ngayon, pinakanalan po ng tatay para huwag pong pumasok doon. Then kinontrol na po namin yung paglalagay. Ang tama lang pala pong paglalagay ng ipot dito ay during po ng cultivation, sasama po sa halo ng lupa habang minumotor. Then, yun lang po. Hindi katulad po ng dati na dire-diretso dito po namin pinapadaan para po yung tubig ay dire-diretso. Kaya lang nasosobrahan po pala. Masama po pala pagka ganun. So ngayon, alam na po namin yung technique na kinakailangan po pala ay ganitong bago pa lamang magmuturan, gawaan ng palayan, ay ano na po pala yan. Kinakailangan po na kinokontrol na po yung pasok. Kapag ka po ihahalo lang sa lupa bago taniman, yun, okay na po yun. So, ito pong lugar na ito, kaya mataba pa, dahil dito po yung pinakabungad na pag naglalagay po, nagpapatubig, ay dito po pinapapasok. Bukod po doon sa isinasabog ng mga ipot na tuyo, medyo sumobra po ito. Katulad ng sinabi ko po, yung pong naunang paglalagay po namin ng kabilang taon ay nasobrahan. Kaya hanggang sa ngayon, talab pa po dito. Ang ginawa po ng tatay dyan, kaya namunga po, ay ginapas po ng tatay ng ginapas yung dahon. Then after 3 days, sumibol na po yung mga dahon. Then lumago po uli. Pero kung hindi po yan lumago, hindi lang po ganyan ang bara. Ay kung hindi po yung ginapas, hindi lamang po kaunti ang bara. So sa ngayon, alam na po namin yung pag-a-apply ng fertilizer na gamit po ang ipot ng pugo na nanggagaling po sa biogas. Kaya kailangan po ito ay habang pagkaani, isasabog mo na. Then kapag naisabog na, pag nagmutura na,
nahalo sa lupa, okay na yun. Libreng-libre na po sa abono. Kung iilang gawaan po na libreng-libre pa sa abono ito dahil napakakapal pa po. So kung makita nyo naman po, napakadaming bunga. Hindi lang po masyadong makita ngayon dahil mainit po ang panahon. Bukas po ayan ay aanihin na po ng harvester. Doon pa po sa lugar na yan, mainit lang kaya ako hindi makapunta doon, sobrang init. Yan, gagapasin na po yan bukas. Yan, kubo para hindi mainit. Yan, bukas start na po ng pagpapaharvester. Napakalaking tipid na po ng tatay dito sa abono. Napakamahal daw po na abono ngayon, tapos kamura ng palay. Harvester na po yan bukas. Yan, kaya yung mga may mga pugo, baboy, gawa lang kayo ng biogas, tapos yung mga na-digest ng lumalabas, may magagamit po natin sa mga palayan at saka mga halahalaman. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po sobra ang ipot. Kung may magtatanong po, okay ba ang ipot, maganda ba ang ipot ng pugo sa palay? Ang sagot po diyan ay maganda po ang ipot kapag tama ang paglalagay, ang pag-a-apply, pero hindi po maganda kapag ka sala po ang paglalagay. Ang naging mali po dito ng tatay noon ay dahil dire-diretso po pinanalan at dito na pinadaan ang tubig, kaya sumobra po ang taba. Kaya ang naging resulta, iyan po. Pero noong mga nakalipas, hindi po kakunti po ang naani. Dahil ito po ay epekto na lamang ng salang paglalagay ng ipot po dito. At saka yun po ay mga ano, mga press, hindi po yun na digest sa biogas. Kaya ang ginawa po namin ay gumawa po ako ng biogas at doon na po namin inilagay. Tapos yung mga na-digest na, hindi na po yun mainit sa ano, sa mga halaman, ay maganda po ang naging resulta. Papakita ko po sa inyo naging resulta noong tamang paglalagay. Bali ito po ay iniba na rin po ang sistema ng paglalagay, kaya lang ito po ay apekto pa noong mga noong nakaraang anihan. Apekto pa ito. Mahaba po ang epekto. Papakita ko po sa inyo pagkatama ang paglalagay. Papakita ko po sa inyo ang hitsura ng palay, ang ganda. So ganito po yung tsura ng palay kapag tama po ang paglalagay ng ipot. Pagka po hindi na pa sobra, ito po kagaganda. Oh. Hindi po katulad noon. Hindi po katulad noon na pagka po na-over, ganito po ang nangyayari. Dumadapa sa makapal ang dahon. Pero kapag hindi po over, yan, ang gaganda ng ano, wala na po yung lagay na synthetic fertilizer. Yan. Yan. Kaya kinakailangan pala po ay tama lamang yung ano, pagka during cultivation lamang. Hindi po yung lagi-lagi. Limited lang po pala talaga. Maraming salamat po.